Arthur sa Joshua sila nagpalipas ng gabi. Alas 4 raw kasi ng madaling araw ang pagkain dito. Paksiw ang inalmusal nila sa PD. Alas 6 ng umaga, lumipat naman sila sa kabilang kalye, sa Jesus Reigns Christian Academy. Kasabay ko sa biyahe noon ang grupo ng mga baklang yagir. Kanya-kanya sila ng diskarte. Anong oras na ba? Mag-ibig pa lang. Eh, mo na lang benta ko para hindi ka na makasibing. Ano, pag-ibibenta to, ma'am? Oo. Para ito lang ang oras namin. Para ito lang tingin namin ang oras. Ay, sabagay, importante sa inyong oras. Oo, sasa ka. Bakit? Pag wala ko sa oras, wala na kasi. Pag wala ka sa oras, wala na magulang pagkain. Tatlong linggo pa lang sa mga feeding si Edgar, ang bunso ng grupo. Pag malinis at mabango na ang lahat, maaari na silang magpalista at sumamba. Ang lahat ay nagsabi ng Amen! Masarap daw lagi ang ulam sa Jesus Reigns Ministry, lutong bahay at galante sa kanin. Pero para makakain ka, kailangan mo munang kumanta at makinig sa sermon ng pastor. Palikha sa madaling araw pa sila gising, marami ang inantok sa sermon ni pastor. Ang problema, 2 oras pa ang kailangang bunuin. Papikit-pikit man ang mata, kailangan magtiis. Ika nga nila, pag may tsaga, may nilaga. May sinigang, adobo, at noong araw na yun, potsero. Pwede na rin. Wala pa? Buka pa na. Hindi pa man kami natatapos kumain, sumisilip na si Tagpe at nagyayaya na para sa susunod na TV. Hindi muna kami sumama kay Tagpe. May ibang diskarte ang mga badin. Sa bakit pumunta ngayon? Sa Blanca. Sa? Magkano ang kita? Ay, may feeling naman na bakit kailangan pang magpakuha ng dugo. Kasi, minsan po, wala kong alpambili ng sabon, pambili ng toothpaste, shampoo, kaya dugo ka na rin. So, tuwing siya na ka nagpapakuha ng dugo? Minsan nga po, every after two. Bumibili po kami ng Purosol, kaya madagdala na yung dugo namin.